Hello guys! So, share ko lang kasi kagabi may kumatok dito sa bahay. So, around 8 yun. Hindi ko naman alam kung sino yun. Kasi yung boyfriend ko is hindi naman siya nagsasabi sa akin na on the way na siya kasi meron kaming mga little compromises sa isa't isa. May something sa amin kahapon. So, parang hindi kami nag-uusap technically. So, hanggang sa may kumatok sa kwarto dito sa unit. Pagsilip ko dun sa yung bilog ng ano, ng yung sa kwarto, ganun. Pagsilip ko, babae. So, sabi ko, sino to? Sa lublob ko, akala ko, yung babae na kausap ko nung early in the morning din kahapon, kasi may kasama ako noon na nagpasama sa akin sa admin dito, kasi aalis na siya. So, akala ko pinuntahan ako dito. Pero, nagtataka ako, kasi bakit, paano niya nalaman tong unit, hindi naman ako nagsasabi sa kanya. So, inisip ko na lang, baka sinabi ng boyfriend ko or something ganyan. So, binuksan ko. Pagbukas ko, laking gulat ko, yung boyfriend ko na yun. Sabi niya sa akin, hawakan mo to yan. Sinalubong niya ako, hawakan ko ng helmet, ganyan. Kasi nga, basa, umulan, ganyan. Sabi ko sa kanya, nasan yung babaeng kasama mo? Nasan yung babae na nandiyan? Sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, anong babae sinasabi mo? Wala akong babaeng kasama dito. Sabi niya, huwag kang ano dyan. Sabi pa sa akin ganun. Sabi ko, hindi. May babae akong nakita talaga. Sabi ko, ganun. Kaya nga, hindi mo nakita reaction ko. Gulat na gulat ako nung ikaw yung dumating. Kasi hindi ikaw yung ine-expect ko na dadating. Kasi sabi pa niya sa akin yung huling usap namin bago kami mag-away ng husto, is may gagawin pa siya. So, kasi pagka ganun may tinatapos siya, usually ang uwi niya 10, 11, ganyan. At that time, mga 7 lang or 8, ganun. 8, ganyan, 9. So, ganun, mga sa ganung oras. Sabi ko, nasaan yung babae? Sabi niya, wala daw. Sabi ko, hindi, may babae dyan. Ayun, Diyos ko guys, hindi na namin pinansin yung babae. Hanggang sabi ko sa kanya, totoo naman talaga, may babae, maitim, nakaitim. Sabi ko, ganun sa kanya. Sorry ha, nakangating ilong ko. Tapos so, ayun, inayaan na namin. So today, ngayong araw na to, nag-grocery ako. So bumaba ako ng, sabi nga, mga around 1:30. 1:30, bumaba na ako kasi tinatapat ko na patay yung oras kasi nga, pagka medyo hapon na or masyadong, before lunch, ang daming tao kasi yung mga magla-lunch, pagka hapon naman yung para sa mga magdi-dinner, ang daming tao sa grocery. Ayoko nang ganun kasi nangihilo ko pag marami masyadong tao. So, tinapat ko yung mga siesta time, so 1:30. And then, nakaakyat na ako dito sa unit ng before 4, so mga 3:45, ganyan. So, while nagme-merienda, hilo ko pag marami masyadong tao. So, tinapat ko yung mga siesta time, so 1:30. And then, nakaakyat na ako dito sa unit ng before 4, so mga 3:45, ganyan. So, while nagme-merienda ako, 5 minutes, may kumatok na sa akin yung guard. Sabi niya, ma'am, may bisita po ba kayo? Sabi ko, wala kuya, bakit? Sabi niya, ma'am, kasi pinapalagin po ng guard yung bisita niyo, yung sa guard sa lobby. Pinapaano niya po, ma'am, sabi niya ganun sa akin, mag-login daw sa baba, tapos dire-diretso daw dito sa unit ko. Sabi ko, kuya, wala akong kasama, kararating po lang. Sabi ko, ito pa nga yung pinamili ko, pinakita ko sa kanya. Kasi hanggang ngayon, guys, hindi pa ako nag-aayos ng pinamili ko. Wait, pakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo yung pinamili ko. Hindi ko pa talaga siya inaayos, guys. Ayan. So, hindi ko pa talaga siya inaayos. So, sabi ko sa kanya, tinuro ko kay Kuya Guard. Sabi ko, Kuya, sabi ko gano'n, kakagaling ko lang sa baba, nag-grocery ako, and wala akong bisita dito. Tapos in-open ko pa yung unit kasi ang guards, syempre bawal pumasok ang guards unless in-intend ng namin. Pina-check ko sa kanya kasi syempre, kasi pagka halimbawa nag-accept kami ng visitor na hindi dumaan sa process, may penalty kasi sa akin yun. So, ayoko naman ma-penaltyhan ako. Di, syempre, ang mahal kaya ng penalty. So, pinapasok ko dito sa unit. Sabi ko sa kanya, kuya, check mo para sigurado. Wala akong bisita talaga dito. Tapos sabi niya, okay, sige po ma'am, salamat po. Tapos, this, kain na ulit ako, tinuloy ko na yung pagkain ko. At wala pang 10 minutes, bumalik na naman siya. Sabi niya,
Ma'am, hindi po kasi as per sa CCTV po, ma'am, diyan po talaga pumasok yung babae. Sabi niya ganun. Sa unit, dito sa unit niyo, 2043. Di sabi ko, baka naman nagkakamali ka lang, kuya. Baka 2034 or ano, ganyan ibang ano, sabi niya. So, sinabi ko yung unit ko, di ba? Sabi ko, baka nagkakamali ka lang. Sabi ko, ganun sa kanya. Sabi niya, hindi po, ma'am. Sabi niya ganun. Tapos sabi ko, kuya, wala talaga. Sabi ko, natatakot na ako. Wala talaga. Ano ba yung tsura ng babae? Ano? Sabi niya, mahaba po yung buhok po niya, ma'am, na nakaitim. Sabi ko sa kanya, hindi nga. Sabi ko, natatakot na ako. Kasi kagabi, may nakita ako. Ganun nga, di ba? Sabi ko sa inyo, may nakita nga ako nagbabae din, na nakaitim din. Na mahaba yung buhok. Sabi ko, puta. Sabi ko, eh, sorry. Nakakatakot, di ba? Nakakaano siya. Tapos sabi ko sa kanya, kuya, wala talaga. Ako lang talaga mag-isa dito. Alam mo, kuya, natatakot na ako. Sabi kong ganun. Kasi wala talaga akong kasama. Sabi kong ganun sa kanya. Tapos sabi nga, pero kararating niyo lang, ma'am. Sabi ko, oo, nga, kararating ko lang. Tapos pinakita ko yung grocery ko. Sabi ko, hindi ko pa nga siya naaasikaso o naaayos. Kasi nga, kararating ko lang kumakain ng tao, ng merienda ko. Sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya sa akin, baka po kayo lang yun. Sabi niya ganun. Kasi sa shadow niyo po, nakasunod po yung babae. Guys, paano ba? Hindi ko alam kung paano magkaka-shadow. Kasi ang liwaliwaliwanag ng labi, the usual labi, ang liwanag niya, guys. So, paano magkaka-shadow doon? Tapos, pangalawa, nasa elevator na ako eh, di ba? Dapat kinol na niya attention ko. Tapos, pangatlo, nung papasok na ako dito, kinol na niya attention ko. Tapos, pangatlo, nung papasok na ako dito, nakasalubong ko pa yung guard na yun. Nakita ko pa yung guard na yun. Ano ba naman yung iradyo ka agad, di ba? Na, oh, kunin mo yung ganyan, kunin mo ganyan. Kung may bisita ako kasama, kaya imposible talaga. Sobrang imposible. Ngayon na sinabi ko sa boyfriend ko, sabi niya sa akin, magmaligo daw ako ng tubig ng inas. Baka daw may sumunod sa akin. Yun yung sinabi niya. So yun lang, guys, medyo ang creepy kasi first time na nangyari sa akin to. Although before, nakakakita talaga ako ng mga kaiba. Pero yung ganyang, yung tipong parang sinusundan ako sa kahit saan ako magpunta. Yun yung unusual sa akin na ano eh, parang iba, diba? Too early. Ewan ko, makakapanood ko ba kasi to nung kay Tulpo na ano, yung mga kemi-kemi ni Tulpo tuloy sa akin. Siguro nagpunta. So, yun lang, guys. Share ko lang. Medyo creepy lang talaga. So, yun lang.